Imbis na ma-promote yung nakahuli sa anak ni DOJ Remulla, bakit sinibakyan ba ang di na kekialam kung talagang may delikadesa si DOJ, bumaba na siya? Kaya nga dapat po talasan ng mga matatay nga sa mga nangyayari. Huwag tayong magbulag-bulagan kung ano ang totoo para maging mapayapa po ang ating bansa. Disiplina at tunay na sumunod sa batas para magtagumpay. End quote. Teka lang mga utol ha. So yun yung mga hinaing ng netizen, no? Siyempre, hati talaga yung iba, nagsasawalang kay Buna lamang. Pero sa pagkakaalam ko mga utol, ay hindi naman talaga sinibak. Okay? Kasi po si yung PDEA director, kung hindi ako nagkakamali, na si General Wilkins Villanueva, yun yung sinasabing sinibak eh. Pagkatapos mahuli di umano ng anak ni Secretary Boying Remulla. Sinibak daw yung PDEA director na si General Wilkins Villanueva. Ngunit si General Wilkins Villanueva po, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ito ang tanong ng mga netizen, mga utol. Bakit daw parang natatabunan na o hindi na umuusad ang kaso hinggil dun sa pagkahuli sa panganay na anak ni DOJ Secretary Boying Remulla na si Juanito Remulla hinggil dun sa kaso ng Kush? Okay, ang sagot ko naman dyan, siguro mas maraming pinag-uusapan hinggil dun sa kaso na inihahain kay General Bantag at mas mainit itong kaso na ito. Pero ayon naman sa mga ulat, mga utol at mga impormasyong aking nakalap, ay tuloy naman po yung kaso ng panganay na anak ni DOJ Secretary Boying Remulla hinggil dun sa kaso ng illegal drugs o yung Kush. Okay mga utol, pero alamin natin ang report hinggil dito. Ito'y mula sa Banat News TV. Subscribe niyan, like nyo na rin yung video. At si Attorney Trixie Cruz ay may maririnig din tayong salita mula sa kanya hinggil sa kaso nung anak ni DOJ Secretary Boying Remulla na si Juanito Jose Remulla. Mga utol, game na! Ang balita ngayon, viral ngayon sa social media. Sa gusot nila suspended Bucor Chief General Bantag at DOJ Secretary Boying Remulla, ay may isa umanong malaking issue ang tila natatabunan daw. Ayon ito sa marami sa ating mga kababayan. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ano na ba ang nangyayari? Mukhang kaya daw umano nag-iingay itong si DOJ Boying Remulla para hindi mapag-usapan ang kaso ng kanyang panganay na anak na si Juanito Remulla. Matapos itong makatanggap ng parcel mula sa Amerika na naglalaman ng pinagbabawal na damo o marijuana. Subalit ito nga ang inusisa ng dating PCO Secretary na si Attorney Trixie Cruz sa Angeles. Sa kanyang live broadcast, inihatid niya ang pinakabagong development at depensa ng kampo ni Remulla sa korte. Ayon pa kay Atty. Trixie Cruz Angeles, naghain ng not guilty si Juanito Remulla. Bukod pa rito, ay napag-alaman din ng opisyal na namuo sa pagkakadakip kay Juanito ay wala na sa kanyang pwesto sa PDEA. Itinanggi naman ni former PCO Secretary Trixie Cruz Angeles na sa hindi naman kinalimutan ang usaping ito. Sadya daw na isang network lang ang nagbabalita nito at hindi naman malaman kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon. Anyway mga utol, hindi naman talaga itinigil yung kaso dito sa nasabing anak ni Secretary Boying Remulla. Ito po ay tuloy pa rin. Actually, kung hindi ako nagkakamali, ito ay nag-arraignment na. Anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yung pahayag ni Cavite Governor John Vic Remulla hinggil sa kanyang pamangkin. Opo, si Juanito Remulla na anak ni DOJ Secretary Boying Remulla ay pamangkin ni Cavite Governor John Vic Remulla. Ito po yung kanyang pahayag mula sa Inquirer. No? Sabi niya, teka lang,
Cavite Governor John Vic Remulla confirmed that the arrested suspect Juanito Jose Remulla III is his nephew and is the eldest son of his brother, the Secretary of Justice, so which is si Boyeng Remulla. Pero sinabi niya dito, no? Sabi niya sa Facebook post niya ay, if in any way, any family member tries to influence the prosecution of this case, then I will make sure to expose the matter right away. Oh, the governor said in an official statement posted on his Facebook late Thursday afternoon, October 13. So sabi niya, we will not tolerate an abuse of power in any way. So yun ang stand ni Cavite Governor John Vic Remulla sa nasabing kasong kinakasangkutan ng kanyang pamangkin. Okay mga utol, malinaw yan. Tuloy na natin to. Ang mahalaga daw ay umuusad ang kaso. Matatandaan na sinabi ni DOJ Remulla sa una pa lamang ay hindi niya pakikialaman ang kaso ng kanyang anak dahil nasa hustong gulang na ito. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, siyempre, anak niya at kinukonsinti niya ang anak niya. He will do his very best na makalaya ang anak para di makulong. Maniwala ka ba naman na di pakikialaman? Peps, we are not born yesterday. Alam man natin na malaki ang impluensya niya. Tignan niyo yung nakahuli sa anak, imbis na parangalan, natanggal after 2 days. Ano yun, kalokohan? Imbis na ma-promote yung nakahuli sa anak ni DOJ Remulla, bakit sinibak yan ba ang di nakikialam? Kung talagang may delikadesa si DOJ, bumaba na siya. Kaya nga dapat po talasan ng mga mata at tainga sa mga nangyayari. Huwag tayong magbulag-bulagan kung ano ang totoo para maging mapayapa po ang ating bansa. Disiplina at tunay na sumunod sa batas para magtagumpay. End quote. Teka lang mga utol ha. So yun yung mga hinaing ng netizen, no? Siyempre, hati talaga yung iba, nagsasawalang kay Buna lamang. Pero sa pagkakaalam ko mga utol, ay hindi naman talaga sinibak. Okay? Kasi po si yung PDEA director, kung hindi ako nagkakamali, na si General Wilkins Villanueva, yun yung sinasabing sinibak eh. Pagkatapos mahuli di umano ng anak ni Secretary Boyeng Remulla, sinibak daw yung PDEA director na si General Wilkins Villanueva. Ngunit si General Wilkins Villanueva po, kagaya ng karamihan sa mga nakaposisyon, ay appointed po siya ng presidente, which is si President Rodrigo Duterte, na siyang pinalitan ni President Bongbong Marcos na nag-appoint ng panibagong PDEA director o kung PDEA chief ang tawag nila. So, ang pinalit niya ay si General Lazo. So, ang nakikita namang, naintindihan ko naman eh, ang nakikitang anggulo ng mga netizen, syempre, bakit niyo papalitan eh, kakatapos lang mahuli yung ganto. Parang sa palagay ng sa mata ng mga netizen ay parang may foul play na nangyayari. Pero hindi po 'yon. Sadya po talagang pinapalitan. Okay, dahil appointed lang po siya ng pangulo. Ngunit kung meron pa mang ibang anggulo hinggil dito, eh hindi na po natin nalalaman. Pero 'yun po ay legal. Okay mga utol, tuloy na natin at pakinggan natin si Atty. Trixie Cruz kung anong sasabihin niya hinggil sa issue na ito. Ni Ray Fernandez, ang sequel ni DOJ Secretary Remulla sa Lapid case, eh kamusta kaya ang anak niya may kaso ng illegal guns? Ito na nga po, ina-update ko po kayo. Ito na nga, kaya yung pag sinasabi ninyo, kamusta na, ito na nga nire-report natin kung ano na po yung nangyayari sa kaso. So nothing naman extraordinary, hindi lang nag-file ng counter-affidavit yung lawyer niya para tumuloy-tumuloy na sa hukuman. So nasa hukuman na po yung possession, yung importation po yung iniintay natin. No bail po yung importation kasi ang penalty nito is life imprisonment. Okay? Or death kung ma-restore yung death penalty. Okay, sabi ni Facebook user, tama si Mr. Unity, unity ng mga narco-politics, balik ng mga addict. Hindi naman siguro po. Diba, tahimik yung kaso ng anak ni Remulla, natabunan ng issue kay Bantag. Hindi naman niya po. Well, tahimik in the sense na hindi siya masyadong nare-report. Ito na nga, nire-report ko sa inyo na na-arraign na po siya. So, may umusad naman yung kaso.
Ayan, malinaw yun mga utol ha. Tahimik lang yung kaso kasi hindi nga napag-uusapan. Ang napag-uusapan sa social media ngayon ay yung issue hinggil kay General Bantag. Pero hindi po natigil o nawala yung kaso. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po yung kaso. Nag-arraignment na nga daw according to kay Attorney Trixie Cruz. Ibig sabihin, umuusad po yung kaso nung anak ni DOJ Secretary Boying Remulla na nag-plea ng not guilty. Okay, sa madalit sabi, ito'y lilitisin. Pero gaya ng palagi natin sinasabi, innocent until proven otherwise. Okay mga utol, tuloy na natin to. Sabi ni Stanley Bacal, next live issue po sana sa NBI ko. Bakit po inalis at tinanggal si Sir Wilkins? Diba si Wilkins sa PIDEA? Sa PIDEA. Check natin ha. Si Sir Wilkins, na Wilkins Villanueva, General Wilkins Villanueva ay sa PIDEA. Pinalitan na nga po siya ni General Lasso. Si PBBM po yung nag-appoint kay General Lasso bilang new director o chief ng PIDEA. Tuloy na natin. Check natin. O PIDEA siya. Ano kasi siya, hindi siya tinanggal for any reason other than the fact na tapos na yung term, political appointment. Hindi po kasi siya. So, papalitan na siya. Si Presidente Duterte po ang nag-appoint sa kanya. So, papalitan na siya ng choice ng current na President. At ano yan? Kung terminus ang tawag doon. Tama. Sabi ni Emily, totoo po ba na yung chief ng PIDEA na nag-aresto sa anak ni SOJ Remulla ay pinalitan na? Opo. Pero, talaga naman papalitan siya kasi tapos na nga po yung term. Dahil nga po siya ay co-terminus with President Duterte. Sabi ni Facebook user, I'm wondering, ang daming pera ng mga nakakulong, mukhang mas malaki ang kitaan sa loob. Ito ba ang dapat ipamulat sa kabataan na nasa kulungan ang pag-asa para umunlad? Hindi ko po nagigat same point dito. Bakit ang ibang DDS supporter kay BBM isinisisi ang nangyayari kay Bantag? Unfair yata yun kay BBM. Hindi po ba? Ano yung isinisisi nila kay BBM? Wala naman po yata akong nakikitang umaakit doon other than some of the remarks that he was making. Tama po, sabi ni Galito Hervasio, anyari sa kaso ng anak ni Seth Boying, ang daming hash-hash na hanash na hindi tinatanggal dahil sa kaso ng anak. Sabi ni Reynaldo, sa palagay ko, baka setup lang po yan. Actually, marami pong nakakaranas ng kanyang delivery parcel na hindi mo naman in-order at bigla na lang dumadating. Oo, delikado yung mga ganyan. Kung hindi po kayo yung nag-order at wala po kayong idea dun sa darating na parcel, wag na wag nyo pong tatanggapin. Sabi ni Ma'am Tina na si Bak yung chief na nanghuli sa anak ni Remulla, hindi po siya fired, co-terminus po siya. Ang ibig sabihin ng co-terminus, ang termino ng opisyal na yun ay kasabay nung opisyal na nag-appoint sa kanya. So ibig sabihin, katulad ng mga cabinet secretaries, so lahat ng cabinet secretaries niya, in-appoint ni Presidente Duterte, pagkatapos ng termino ni Presidente Duterte, tapos na rin ang mga termino nila. So ganun din po yun sa PIDEA. Pero nung hindi pa po kasi na-appoint yung chief ng PIDEA before, in-appoint noong, well, recently. Pero tama po kayo, nagkaroon ng bagong appointee sa PIDEA after po nahuli yung anak ni Sec. Remulla. We don't know if one is related to the other, ha? Sinasabi lang natin na tama po yung timeline ninyo. Okay, mga utol, ititigil lang muna natin pero malinaw na, no? Pero posible, gaya sa sabi ni Attorney Trixie Cruz, posible na may kinalaman. Posible rin naman na hindi. Kasi ako terminus nga. Ngayon ko nga lang nalaman yung terminolohiya na yun. No? Nakasabay ng appointees, kapag natapos na yung termino ng Pangulo, yung mga in-appoint niya, kasabay na niyang aalis sa pwesto at papalitan ng mga choices ng bagong Pangulo. Okay mga utol, malinaw yun. Pero syempre, may kanya-kanya tayong opinion. Lahat naman tayo ay entitled dyan. Okay mga utol, pero gusto ko malaman ang inyong opinion hinggil dito, paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna, muli ako si Target Akilis in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat din sa Banat News TV. Pero kung ano pa man ang inyong stand hinggil dito, maanong magsaliksik tayo mga utol. Patuloy, pare-parehas naman tayong inaabangan ito. Actually, bagong labas, pinapanood ko, binabasa ko. Para maging updated ako dito. Pero hanggang dun lamang tayo.
Hindi tayo pwede mag-jump into conclusion na parang alam natin yung nangyayari sa loob. Oo, may idea tayo, pero yan ay limitado. Hindi tayo pwedeng magturo ng as is na yan na yan. Ganyan yung nangyayari, so dapat ganyan. So hindi po pwede yung kasi kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kundi, tayo'y nang-aakusa lamang o kiniklaim lamang natin yung ating paniniwala. Okay mga utol? Pero kailangan ko ang inyong opinion. Hindi masamang mag-opinion. Okay, hanggang doon lang muna. Maraming salamat po. Okay, mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.